Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel! Today po, Learn Flix Series tayo mga titos and titas. Pag-uusapan natin itong altcoins. Ano nga ba yan? Bakit ba nagkaroon ng ganyan? At ilang klase ba yan, Tito? No, pag-uusapan natin dito yan. Kaya kung gusto nyo po yan at naligaw lang kayo dito sa ating channel, click nyo po yung subscribe button, isama nyo yung all sa notification bell. Ito hong Tito Vlogs Crypto Channel, tambayan to tungkol sa cryptocurrencies. Nagkakaroon tayo ng live stream Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon. At syempre, meron tayong mga ganitong Learn Flix series. Okay, para hindi kayo mahuli sa tambayan, importante yung subscribe at yung all. Kung matagal na po kayo dito, alam nyo na gagawin. Bombahin ang like! Yan! Ano nga ba tong altcoins na mga titos at titas? Pero bago natin ituluyan, syempre, ang laging paalala natin sa tambayan, ito po ay rated KKBB or kanya-kanyang bili at benta. Hindi ho recommendation to buy, to sell, or hold. Ito ho ay for edutainment purposes only. Ang altcoin, mga titos and titas, or alternative coin, tinatawag, ay isang tokens or coins na alternative sa Bitcoin. No. Alam naman natin na ang Bitcoin ay mother ng lahat ng cryptocurrency. So yung Bitcoin, kaya siya kakaiba kasi si Satoshi Nakamoto, hindi natin alam kung totoong tao or grupo ng tao dahil hindi natin alam kung nasa na siya ngayon. Diba? Pero itong mga altcoins po are software projects or projects, no, na merong mga founders. Okay. So sila po ay mga startup companies. Okay? Na nagde-develop ng software using yung technology na ginagamit ng Bitcoin, which is blockchain. Okay. So since dinevelop po ito ng mga companies, magagaling na programmers, marami nang pwedeng gawin dito sa mga altcoins na to, iba't iba yung use cases nila. Okay. Na kung saan, mga titos and titas, pwede ka ngayong mag-participate. Okay, pwede ka ngayong bumili ng mga tokens sila. Nag-i-issue ngayon sila ng mga tokens. Kung saan, kung naniniwala ka sa kanila on early stage ng kanilang project, diba? O pwede kang kumuha ng token nila. And in the hopes na pagka na-develop na nila yung system nila, yung software nila, at maraming gumamit, tataas yung value ng token. Okay po. So malinaw, no? So ito ho ay mga startup companies, ha, mga titos and titas. Okay? Software ang dine-develop nito. Kaya huwag niyong hanapan ng binebenta. Bakit ala namang napoproduce, di ba? ala namang tangible product because what they are doing are softwares, no? So may mga iba't iba po, mamaya dadaanan natin, ha, kung ano pa lalatag natin ng mabuti ang mga softwares na 'yan, no? So iba't iba ang mga use cases ng mga altcoins, mga titos at titas. At meron po tayo na more than 10,000 altcoins. So, napakarami. So, ang ilang mga example po niyan, Ethereum, BNB, Cardano, yan yung mga common, eh. Diba? At ang latest, syempre, hindi mo wala, Terra Luna. Diba? Yan o yung mga common na mga sikat na mga altcoins. Dati, nauso yung aso, yung Dogecoin, no? So, examples po niyan, meron tayong Litecoin. Meron tayong ang Litecoin, ang sinosolve niya, ang use case niya, yung transaction time and fee ng Bitcoin, di ba? Ang Dogecoin naman, may nag-create din ng coin, Dogecoin. No? Ito tinatawag naman na meme coin. Okay, so yun lang, pwede na mag-create, no? May meme coin ka na. Ano use case nun? Wala lang, parang alam, may alagang may pet ka, no? May pet, happy ka pag meron ka nun. Pwede na ba 'yon? Basta tinatanggap po ng tao, may bumili po ng Dogecoin, no? Or yung Ethereum nga, ito naman, sinosolve niya yung transaction time ng and fee din ng Bitcoin, no? So ito ay open source blockchain na meron siyang smart contract functionality, mga titos and titas, no? So speaking of smart contracts, ang mga altcoins po, may iba't iba silang klase. There are different types of altcoins, mga titos and titas, no? So meron tayong tinatawag na smart contract platforms. So this is similar, para mas madaling maintindihan, this is similar to your operating systems. Sasabi natin, ito ho ay software. Ang altcoins are software. So these are smart contract platforms are similar to your operating systems.
na para siyang Android and iOS mo. Okay, sa web 2, no? On top of your iOS, on top of your operating system, mga titos and titas, no? Meron ka ngayon, on top of your operating system, meron ka ngayon pwedeng i-develop diyan na mga applications. Okay. So imaginein po ninyo sa Android or iOS phone natin, operating system, meron tayong mga applications doon, di ba? Like alin, yung GCash, yung Viber, Facebook Messenger, di ba? Those are examples of applications on top of the operating system na Android or iOS. Okay? Dito po sa Web3 or sa cryptocurrency world, no, ang kinoconsider po na parang Android and iOS mo are your smart contract platforms. Example po, yung Ethereum, yung Binance Smart Chain, yung Cardano, yung Terra Luna, di ba? Yan yung mga examples ng operating system. And then on top of your operating system, nakakapag-develop ka ngayon ng mga dApps or decentralized application. Ano yung mga dApps? Ang dApps po, similar dun sa apps, nilagyan mo lang ng letter D. Hindi, totoo yan ha. Decentralized lang po siya, no, mga titos and titas. Kasi yung mga apps sa Web2, yung nasa cellphone po natin, centralized yan, may-ari. Ang GCash, di ba? Sino may-ari niyan? Globe. No? Pwede ka bang pwede mo ba sabihin sa Globe na, oy, pasosyo ako dyan, ha? Sa GCash mo. Dahil gumagamit ako ng GCash, pwede ba ako sumosyo dyan? Hindi pwede, di ba? Kasi centralized yun. Kung ano yung mapagplanuhan ng Globe, na gusto nilang gawin sa GCash nila, they can do it. Because it's centralized, no? Sa mundo ng cryptocurrency, since the apps are decentralized, it's called dApps, no? Pwede ka ngayon mag-participate dun sa mga dApps na i-deploy sa smart contract platforms. Depende kung ano type mo, no? So, for example, meron pong ang very common, no, na dApp, yung Play to Earn, Axie Infinity, no? So, gusto mo mag-participate sa Play to Earn na dApp, sa application na yan, pwede kang bumili nung token ng Axie. Diba? Pwede kang mag-acquire nung token nila, yung AXS token. Ganun po. So ngayon, pag naging successful, so sabi natin, startup companies to, like Axie Infinity, maliit na kumpanya, startup, no? Pag naging successful, yung company, lumaki, no? Kasama ka kagad sa simula pa lang. Sa simula pa lang, nakabakas ka na sa simula pa lang. So yun po yun, ano? So yung mga dApps na yan, ito yung marami na kine-create, no? Kaya iba-iba po sila, no? Na kine-create, iba-iba ng use case, iba-iba ng mga functions itong mga dApps na to, no? So meron din po na payment tokens na ginagamit for payment, di ba? Pwede mong gamitin sa transaction, no? Meron din tinatawag po ng mga stable coins, no, na nakapeg ang value sa US dollar na hindi masyadong gumagalaw except dun sa UST, yung Terra Luna, no? Meron din pong mga utility tokens na pwedeng gamitin pang purchase ng services, mga titos and titas. At meron din pong tinatawag na meme coins. O, yung katuyon nga, yung Dogecoin kanina, yung nabanggit natin, ha, mga titos and titas. Ano-ano ba yung mga pros and cons ng mga altcoins? So, ngayon, alam na natin, ha, these are softwares, these are, may operating system ka, tapos may mga apps ka. Okay, may mga dApps ka. No? Ang mga pros po nito, ini-improve nila, pag may bagong software, syempre, ini-improve nila yung existing issue nung previous software. No? So, limbawa, yung katulad nung Ethereum, sabi, ang bagal. Dati kasi Ethereum lang ang altcoin na nauna, no? E di, ang dami na pong nag-build ng mga dApps on top of Ethereum. Bumagal ngayon yung Ethereum. Ngayon, pumasok ngayon si Solana. Sabi niya, so-solving ko yung problema mo, so-solving ko yung pagbagal mo, Ethereum. Mas mabilis ako ngayon sa'yo. Diba? So, yun yung isa. Ini-improve nila kung ano yung kulang nung nauna sa kanila. Okay? So, but dahil doon, mga titos and titas, marami pang mga iba na pwede nilang gawin, no?
So, meron silang higher survivability dahil sa use case nila. Kung marami kang pwedeng gawin. Depende kung saan pa pwedeng gamitin yung token mo. Pwede kang makasurvive. No? At ang dami pang mga thousands and thousands of choices, no, mga titos and titas. Meron din namang mga ibang klase ng tokens, no, na less popular, at especially yung mga bago lang, hindi pa masyadong sikat, no, na minsan hindi mo alam kung saan nga ba ito ginagamit, di ba? Kasi hindi pa masyadong sikat. But pag nag-dig deeper ka, mga titos and titas, no, as you go along, naiintindihan mo, no, uy, parang okay pala to. So, maliit lang, mura pa, pero okay ang use case, di ba? Pwede mo ibudega. Makakabudega ka sa mababa. Lahat naman ho, dyan nagsimula eh. Your Ethereum, your Solana, dyan ho nagsimula. No? Maliliit lang po sila dati. Nung wala pang nagbibuild ng mga application sa kanila, sa smart contract platform nila, no? Mababa pa ang price ng Ethereum and Solana. Pero nung dumami na po yung mga applications, doon na tumaas slowly yung presyo, no, mga titos and titas. So itong altcoins, similar dun sa tawag natin alternative coins, kasi kung yung iba namamahalan na sa Bitcoin, ang taas na ng presyo ng Ethereum, taas na ng presyo ng Solana, marami pa pong mga dine-develop na mga softwares na altcoins, no, na pwedeng pag-aralan. At tignan po dun kung alin yung tingin ninyo na pwedeng lumaki. And you can bet some of your money dito sa mga startup projects na to, mga titos and titas. So, nasa sa inyo po yan kung ano ang gusto ninyong token. So, again, dito sa ating tambayan, we always advise na kailangan dagdagan ng research para po hindi kayo basta-basta naglalagay lang dun sa token nang hindi nyo naiintindihan. Sa mga susunod na video natin, no, pag-uusapan natin ano-ano yung mga hahanapin mo na karakteristik ng altcoin para masabi mo na, oh, ito, pwede to. Yan, kaya abangan yan. Subscribe at i-like itong ating tambayan. Yan na muna, mga titos and titas. Trade wisely. God bless you all. Bye!